paano nga po ba magpinta ng stock paint? Ang stock paint po ay katulad po nito. Kung i-compare po dito, ayan, oh, ito po ay binugahan na po ng spray paint. So, ito po yung original, eh, oh. Hindi na po siguro tinanggal ito ng binugahan. So, ito po magkaparehas. Ayan, stock paint. Ito ay binugahan na spray paint. Paano nga ba ang pagbubuga kapag ang bubugahan natin o pipintahan natin ay stock paint? Dalawang klase po, no, ang pamamaraan ng pagbubuga ng stock paint. Kapag ang stock paint po ay makinis pa at need lang po natin na bugahan ng bago o magpalit ng kulay, makinis pa siya, no? Wala pa mga ganon tama, i-wet sanding lang po natin ng 1,000 grit. Pasadahan lang po natin, huwag po nating sasagarin sa plastic. So, di pagka naliha na po, no, lahat na pasadahan na, sasabunin po natin ito ng dishwashing liquid. Then, pag nasabong mabuti, balawan lang po natin ng malinis na tubig, then patuyuin po. Ang tanong, kailangan pa po ba itong i-primer? Wala naman pong masama kung gusto niyo i-primer. Pero, pwede na pong i-rekta na ito ng base coat o kulay. Kasi wala naman po siyang tama. Kung gagamitin po natin ay, let's say, blue day na kulay, i-diretso na po natin. Pero mas magandang gamitin ngayon mga urethane type. Matitibay po siya. Gawa ng two-component system po ang urethane type. Meron po siyang catalyst or hardener na inahalo sa base coat o sa pintura. So, mas matibay po yun, no? Kung spray paint naman ang gagamitin natin, acrylic type lang po yan, sayang naman po yung original na pintura o stock paint. Kasi matibay po yan. Pag ginamitan po natin na stock paint yan, yung mga spray paint, may tendency na po yung mag-crack-crack. Sayang po yung pagka-original paint. Ito, binugahan po ng spray paint. Oh, nung tumagal siya, ganyan na po nangyari. So, ayan, naluluto minsan siya sa araw, sa init. Ewan na lang din po, no? Baka depende na sa proseso. Pero, kung maganda man ang proseso, sayang din po kasi ang stock paint kasi matibay po to. Ang acrylic kasi ngayon, in-upgrade na po yan, eh. Kaya nga puro 2K na po ang gamit o two-component system. Pero once na ito po ay may tama, may malalim na gasgas, kailangan po lihain ito ng 120 grit. Wet sanding din po. So, sagad po yan sa plastic hanggang sa mawala po yung gasgas. At kung hindi po nawala yung gasgas, obligado po natin itong bugahan ng primer. Ano po ba magandang primer kapag plastic po ang ating bubugahan? Gumamit po kayo ng dalawang klaseng primer lamang. Yung two-component system. Ano nga ba yung two-component system? Yan po yung may pinagmimix na dalawang chemical. Base coat or pintura at catalyst or hardener. Yun po yun, katulad po ng epoxy primer. May base coat or primer, may catalyst. Ganun din po, pag urethane, meron po siyang primer at meron din siyang catalyst. Yun po yung two-component. Bakit po kailangan two-component ang ating gamitin primer kung pwede naman yung mga single component lang katulad ng mga primer surfacer? Ang kagandahan po sa two-component ay garantisado po na mas matibay kung i-compare sa single component. Pero meron po mga single component na primer sa plastic. Kung tawagin po ito ay PP primer. For plastic po siya. Single component yon at hindi na po kalimitang hinahaluan siya ng thinner. Pero ko po, dahil nga ang ginagamit ko ay epoxy primer, isang primer na lang po ang ginagamit ko. Kasi kaya na po lahat ito ng epoxy primer. Basta yung sa subok niya ng brand, no? Kung ano yung brand na ano. Sa akin, ang inirecommend ako lagi, yung Gilder Epoxy Primer Gray. Hindi po ako inisponsor ni Gilder. Bekaya na may Gilder! Kaya kasi subok ko na po siya. Nag-start po ako magpinta ay Gilder Epoxy Primer Gray na ang aking ipinangpa-primer. Mapakahoy, maspasimento, mapametal. Matibay po at subok na. Kung ang ating stock paint
ay meron na pong mga gasgas na malalalim. So, iba po yung magiging proseso natin. Kung doon po sa makinis at ire-repaint lang, pwede na po nating irekta ng base coat o kulay. Pero dito po sa may mga damage o malalalim na gasgas, magiging iba po ang ating proseso. Ang gagawin po natin dyan, pasadaan lang po natin ng lihang 120 yung malalalim na gasgas. Mamit po kayo ng 120 na liha at tapinan nyo po ng kahoy. Then, i-wet sanding nyo po. So, ito po si gasgas. Lilihain nyo lang po. So, hanggang mapagtay po yung gasgas, lumapat na po, nawala na po yung damage niya. So, ang gagawin po natin dyan, magbubuga po tayo ng primer. Anong primer po ba ang magandang ipintura sa plastic fairings? Ang aking pong ginagamit ay Gilder Epoxy Primer Gray. Pwede rin po kayong gumamit ng urethane type. Dahil ang urethane type po ay two-component system primer. Ano ba yung two-component system? Ang two-component system po ay yung po yung pinagmimix na base at catalyst or hardener. Pinagmimix po yon. Ang ratio po noon ay depende po sa brand. Pero kalimitang ratio po noon ay 3 parts ng base at 1 part ng catalyst. Yan. Ibig sabihin ng part, yung isang parte, kung gantong karami, tatlong ganto yung base at isang ganto yung catalyst. So, may mga video na naman po ako in-upload regarding po sa mixing, no? So, ayan po. Then, magtitimpla po tayo ng two-component primer. Pagkaliha po natin ito, sabunin po natin ang dishwashing liquid. Then, pag malinis na at talaga napasadahan na po ng liha, saka po nating applyan ito ng two-component primer. Sa unang buga ay huwag nyo munang ganong kakapalan. Ayan, base coat lang po. Then patuyin lang po natin. Then i-second coat na po natin ng full coat. So patuyin po natin ng mahabang oras. Talagang tuyo-tuyo na po siya. Then kung may makikita po kayo na tama pa o malalalim na gasgas, gagamit po tayo ng body filler or masilya na two-componented. Hinahaluan din po siya ng hardener. So, ayan. May mga video na rin po akong nagawa niyan. Then, pag yan na po ay namasilyahan na, then lilihain po natin ulit ang 120, pwedeng wet sanding, pwedeng dry sanding. Hanggang sa mapantay po yan at dumapa. Then, bumugahan ulit natin yan ng two-component primer. Hanggang sa pumantay na po ng tulo yan. Then, papasadaan po natin ng lihang 800 to 1,000 grit yung primer para kuminis po. Saka po natin na-applyan ng base coat hanggang sa makarating po tayo ng top coat. So, ayan po. At sana ay makatulong sa inyo ang video kong ito. At kung ito po inyong nagustuhan, baka pwede makahirit naman po ng isang like po dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless.